Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World channel. So, for today's video, ayan, as you can see, medyo pawis-pawis pa ako. Nakasando ako. Dahil katatapos ko lang mag-exercise para sa ating Kim Domingo Challenge. Ayan, wala pa rin. So, yun, nag-exercise ako at si Baby Motmot ay nandun sa kabila sa bahay ng aking mother. But, syempre, yan, habang nagpapahinga ako, no, mag-ano muna tayo, magkwentuhan muna tayo, magpapatuyo ko ng pawis. May papasok na ako maya-maya. Yan. And for today, naisip ko na ang pagkwentuhan naman natin is yung mga uri ng chismosang kapitbahay. Chismosang kapitbahay o mga chismosa sa kanto. Ito talaga yung mga yung naalala niyo yung yung mga nakaraan na video. Ito yung isa sa mga kinainisan at binubunganga ni Mami Kuya. So, yun. Ano-ano nga ba yung mga uri na to? Ng mga chismosa sa kanto? Tara, magduhan tayo. Enjoy! Yung una natin sa listahan ng mga chismosang kapitbahay is yung tinatawag kong behind the bars. Yan, behind the bars. So, itong mga uri ng chismosa na to, ito yung mga tihimik na chismoset. No? Yung tipong, yung hindi sila masyadong nakikihalubilo sa mga chismosa sa tindahan, chismosa sa, sa kabilang bahay, pero updated sila sa mga nangyayari sa buhay-buhay. No, yung tipong ito yun, yung mga chismosang behind the bars, yung halimbawa bibili lang ng bibili lang sa tindahan, syempre, yung tindahan, mga kumpulan talaga yun ng mga chismose. Diba? Lalo na kapag kaibigan nila yung yung may-ari ng tindahan, at chismosa rin yung may-ari ng tindahan. Diba? So, ayan, yung gagawin yan, bibili ng bibili ng toyo. No. Siyempre, yung chismosang tindera, medyo matatagalan. Siya, walang pakialam, pero kasi nakikinig siya. Tapos, alis. Mamaya babalik, bibili naman ng supa. Bibili ng patis. Hanggang sa lahat ng napapagkwentuhan ng mga chismosa dun sa tindahan na yun, alam na alam niya na. So, yung napakalakas ng pandilig din pagdating sa chismis. No. So, tapos, ito pa yung mga ugali ng mga chismosang behind the bars Diba? Mga behind the bars, mga prison yan. No? Makasalanan din yung mga behind the bars na yan. Mga chismosa na yan. So, ang gagawin niya, kapag halimbawa nakarinig siya ng rumor sa isang tao, no? Halimbawa, ganito ganyan. Pagdududahan niya na rin yan. No? Yung talagang, akala mo, totoo talaga yung sinasabi dun sa, samantalang narinig niya lang naman. Diba? Kumbaga, Kuminsan, iba pa yung interpretasyon niya sa sinasabi ng mga tao sa paligid niya o yung mga chismosa mismo. No? So, syempre, pero hindi naman sila mabuka. Hindi naman nila ikokomporta. Kumbaga, magiging, halimbawa, kung pangit ang sinabi niyo sa isang tao na yun, medyo mangingilag na siya. No? Kumbaga, syempre, napakalakas ang pandilig niya, iisipin niya na totoo. O kaya, magiging totoo pa lang yung niya, yung narinig niya. So, medyo sa mga diyan, sa mga tropa ko, masid-masid lang tayo sa mga chismosang behind the bars kasi hindi mo alam baka ito minsan talagang pailalim tumira to. Kung minsan titirahin ka rin pababa na ito. No, kung minsan malalaman mo pa yung sekreto. No, malalaman mo pa yung sekreto sa mga taong akala mo hindi chismosa. Diba? So, yun. So, sa akin, sa mga tropa ko, ingat-ingat lang tayo. Kasi maraming nagkalat na ganito. Yung mga, mga may amplifier yung time. So, yun. Yun. Next natin sa mga uri ng chismosang kapitbahay is yung tinatawag kong time machine. Time machine?
Yun. Itong mga uri ng mga chismosang kapitbahay na to, ito yung ano eh, ito yung kahit na gano'ng katagal na yung chismis, kahit sobrang katagal na yung chismis, ay naaalala pa rin nila. At eto pa, ang pinakamagaling na skills, or pinaka nakaka, ewan ko, kung nakakabilib ba ito, nakakabilib eh, na skills ng mga chismosang to is, na i-re-relate nila yung nakaraan ng chismis sa present. Diba? Kung may kakilala kayong nanta, ewan ko kung makaka-relate kayo. Diba? But, yung kahit tipong 5 taon na, 10 taon na, 15 years na, naalala pa rin yung chismis at detalyado pa rin yung naikikwento. Kung sino mga karakter doon sa topic na yun, kung sino mga involved, or kung sino nai-involved niya, or kung sino mga nakakaalam, alam na alam niya, at tandang-tanda niya ng malinaw na malinaw sa kanyang mga, sa utak niya. No? Pero itong nakakabisit sa mga time machine na to, natatandaan nila yung mga chismis na sobrang tagal na, pero yung utang nila hindi nila mabayad-bayaran. Hmm. Yung tipong nawawalan ng memorya kapag sinisingil mo na. Ito yung mga nakaka-inis din sa mga time machine na chismosa. Yung dadaanan ka sa chismis. Bawas, pag nagkita kayo, sisingilin mo. No? Tapos, syempre, mag-ano yan. Ay, sorry, nasugod niya. Pero alam mo ba? Ito yung napakasya kong pera eh. Ito yung money eh. Napakasya kong pera eh. No? Kasi ganyan. Tapos, alam mo ba? Meron ako sa iyo kung ganyan. Pero natatandaan mo, yung nakaraan. Hanggang sa humaba ng usapan nyo. Tapos makakalimutan mo na sinisingil mo siya. No? Kasi nga, sa sobrang galing niyang mag-alala ng mga dating pinagchichismisan niyo. Eh syempre na ano ka na rin. Nalilibang ka na rin at nakakalimutan mo na yung talagang purpose mo ang singilin siya. Pero ito, isa pa na skills ng mga time machine na to is yung kaya nilang magpunta sa future. No? Kung halimbawa, meron silang ganito. Ay, natatandaan ko kasi yung may ganito eh. Yung nanay niyan, 5 years ago, pokpok yan eh. Ganyan. So, malamang sa malamang, yung magiging anak niyan, after ganitong taon, ay magiging ano na yan, magiging pokpok din yan. Tingnan mo, pananamit pa lang eh. Pag-olorente pa lang, binigil. Diba? Yung tipong, ginajudge niya na agad yung bata or yung tao sa kung ano magiging pagdating ng panahon. Diba? Sa time machine, diba? Pupunta ka sa future. Yan, ganyan yung mga chismosang time machine na yun. Kaya, yung mga asawa ng mga chismosang ganito, madalas napapaaway kasi gumagawa ng kwento. Diba? Inire-relate yung mga dating chismis para gumawa ng future ng taong. Kumbaga, dinidiktahan niya na based dun sa dating chismis. Diba? So, sa mga asawa ng mga time machine na chismosa, so, medyo busalan nyo yung ano yung mga bibig nito dahil kung ayaw nyo mapaaway araw-araw, eh, talagang dapat, kung kaya, itali nyo na lang sa loob ng bahay para hindi kayo mamblema. No? So, yun. And yun, yung next natin sa mga uri ng chismosang kapitbahay is yung tinatawag kong charity. Charity, ito yung mga uri ng chismosang kapitbahay na ano, na akala mo hindi kayang mabuhay sa sarili. Ito mga teknik yung mga chismosang charity na yan. Ang gagawin niya, pupunta ng bahay. Bahay nyo, no? May kipagkwentuhan kunyari. Tapos, sa kalagitnaan ng pagkikwentuhan niya, biglang maisisegue niya yung kailangan niya. Kung halimbawa, kailangan niya ng ano, ng yalera. Nangyari na lang. Yanera sa leche pan. Hihiram yan. Tapos kinabukasan, hihiram ng plato. Hihiram ng baldero. Kawali. Ha? Kutsara. Mga ganyan. Tapos kung anong hinihiram sa to. Unang-unang niyang babanatan yung kwento ko. Kaya nag-ano yan. Nag-re-research din yan yung mga chismosang anong yan. Charity na yan. Para kapag nagpunta siya doon na may kailangan siya, yung makakailang siya sa'yo. Siyempre, ikaw malilibang ka.
Diba? Kasi lalo na yung mga mami ko na walang kasama sa bahay. Yan, malalabit na yun. Pumasok ng anak, pumasok ng asawa, siyempre siya naman isa sa bahay. Naghanap ng kapanduan, papasok na yun yung chismosang charity. No? Tapos umiikot yung mata niya sa bahay niyo kung anong pwedeng mahiram. Yan. Lalo na yung mga bago. Bagong lipat lang. Yan yung mga tinatarget ng mga chismosang charity. Yung tipong pag may kailangan, lalapit sa'yo, tapos may kipag-chismisan muna. Para lang makahiram ng kung ano-anong bagay sa loob ng bahay niyo. Kaya kung ako sa inyo, mga mami ko, tingnan-tingnan nyo rin, no, yung mga kapitbahay niyo ganito, yung mga chismosang ganito, na walang ginawa kundi manghiram lang sa inyo ng gamit. Na gagamitin yung ano, yung pagkalungkot niyo, yung pagka-board niyo, para lang mahiram ng kung ano-ano, no, mahiram yung ganito, yung charity case, di ba? Walang toyo, walang supa, walang ketchup, walang asin, walang paminta, punyeta. Yun. Lahat na lang ng ano, lahat na lang ng bagay na kailangan niya ay hinihingi niya sa iyo o hinihiram niya sa iyo. No? So, ito sa mga alam ko maraming ganito eh, yung sumesegue lang ng chismis para lang makahiram ng kung ano man na bagay. No, so kung ako sa inyo, medyo kung kakausapin niyo yung mga ganito, no, siyempre makikilala niyo naman yun sa labas na lang ng bahay. Para siyempre hindi nakakaikot yung mata niya sa loob ng bahay. No? Pero siyempre, kapag napapasok niyo ng isang beses niya, alam niya na kung anong mga gamit niyo sa bahay. Kaya talagang laking maga. Siyempre, ikaw, mahihiya ka namang hindi pahiramin. Di ba? Lalo na, siyempre, kumbaga, nalalabas mo yung anong sa kanya, yung boredom sa kanya. So, siya naman, inaabuso. Kaya, yan, lahat na lang ng pubyertos na, nahihiram. No? Kumbaga, kulang na lang patirahin mo sa loob ng sa bahay niyo at ikaw na bumuhay sa kanya. No? Kumbaga, sagot niya lang yung anong yung chismis. So, sa mga mami cool na ganito, ang kapitbahay, siyempre, friends niya. Pero medyo ingat-ingat lang at huwag nyo kakalimutan. Kumbaga, kung nagpahiram kayo, ilista nyo lahat ng hiniram nyo para ninyo nakakalimutan. Kasi may mga, yung mga ganyang chismosang charity, eh minsan hindi na nagbabalik. Or madalas, hindi na nagbabalik yan yung mga gamit na hiniram. Dahil sobrang kapal na ng mukha ng mga yan. Okay. And John. Yung next natin sa mga uri ng chismosang kapitbahay, ito talaga bulgara na to. Buwakan ng doors ng mga tayo. Is yung tinatawag kong patay gutom. Chismosang patay gutom. Ito yung mga uri ng chismosang na alam na alam kung anong oras kayo kakain. No? Kahit magpalit-palit ka pa ng oras, alam na alam nila kung anong oras kayo kakain. At palaging nandyan kapag kakain na kayo. Diba? Pag yung tipong almusal, dadaan na yan sa bahay niyo. No? Alam na alam niya kung anong ulam. Titing yan, kayaan niya talaga yung mga nakaabang na yan. Nagluluto ka pala. Sumisilip na yan dyan. Tapos dadaan ko niya. Dadaan. Uy! Mare, ang bango naman ang niluluto. Pengi ako niyan. Nangungontrata na. Diba? Kumbaga, almusal pa nang nandiyan na siya. Tapos, siyempre, ikaw, mahihiya ka rin eh. Na ano eh. Na tanggihan naman to. No? So, ang gagawin itong mga chismosang patay gutom na to, patay gutom talaga eh. No? Mauuna pa yung kumain sa pamilya ng kumari niya. Siyempre, diba, halimbawa, yung asawa eh, buyat sa trabaho, gabi na, masyadong gabi na umuwi. No? So, Ang ending ngayon, siya nakakain, yung asawa, ay mas marami pa siyang nakain doon sa asawa ng kumari niya. No? Yung talagang, ano, yung talagang pantigas ng mukha talaga, na mas marami pa siyang nakain kaysa doon sa asawa, sa anak, kaysa doon sa, yun nga, doon sa pamilya ng kumari niya. Tapos, pero merong ibang mga patay gutom talaga na, ano na hindi yan ano hindi mauuna. Pero ang gagawin habang kumakain, tiran niyo ako niyan ah. Ang sarap niyo na. Tiran niyo ako ah.
ano naman, para matikman ko naman yung luto mo. Kasi alam ko masarap yan. So, yun talagang, nakakabisit umaga, tanghali, gabi. Hanggang gabi nandun. Kung minsan, kapag hindi ka pa makapagluto sa gabi, na yung mga mami ko hindi makapagluto, syempre, busy-busy, ganyan-ganyan. Hihintay niya talaga kahit alas 10 na kayo kumain. No? So, ang gagawin niyan, kwentuhan na kwentuhan. No, yan. Tapos, kung minsan, ito pang mga patay gutom na ito, nagpapaalala pa. No? May, ano pa yan, may segue pa yan na ano yun. Ano kung masarap kainin? No? Nakita ko naman yung, ano, yung iska dun sa ano, yung baboy dun sa ano. Talagang ang gaganda ng mga, ano yan, mga binibenta na ito. Tapos, syempre, ikaw maalala mo, wala pang kakainin yung pamilya mo. Dali-dali ka ngayon, bibili. No? Tapos syempre, since mabait siya, nakapit-bahay itong mga patay-gutom na to, siya na magpe-presentang bumili. No? Dibawa, usikyakin na, paano mabilis? Baka, baka nyo ko manong. Ako na bibili, ano bang bibili mo? Dibawa, bibili ng isda. Syempre, hiyang-hiya ka naman. No? Pag galang-galang, hindi ka makalabas, may baby ka. Oh. Syempre, padadagdagan mo yun ng konti. Yung mga mami ko, nakaka-relate ka, mami ko. Oh. Papalagdagan mo ng konti. Tapos, habang nagluluto ka, siya nag-aalaga ng anak mo. No, mga ganito eh, lalo pag yung walang katulong yung ano, walang katulong yung mami ko, etong mga to, nagpipresenta ko para lang pakainin mo. No? Tapos, ang malupit pa dito sa mga patay gutom na to, kasama pa yung anak. Mayroong 3 years old na anak, tapos mayroong pang baby na anak. No? Kahit gabi na, kahit mahamugan na yung anak, basta makakain lang ng libre. No? Ganyan yung mga patay. Patay gutom, maraming ganyan. Sigurado ako. No? So, eto mga na ano ko lang to, sa mga television. Yan, mga na-observe ko sa mga kantong nadadaanan ko. Yan, maraming ganyan eh. Na mga patay gutom. Yung talagang nagpe-present sila para lang makakain ng libre. Kahit sobrang tagal ng hintay nila. Maghihintay at maghihintay lang para makakain ng libre. At syempre, habang naghihintay sila, nakikipag-chismisan sila sa mga mami ko. Para syempre, yung ano nila, yung kalamansik mura nila ay maibsan. So sa mga mami ko na may ganitong kaibigan, eh good luck sa inyo. Na talagang parang nakatira na. Ito, kumbaga, ito mas malala pa to sa charity. Kasi yung charity, mild-mild pa yun eh. Ito talaga nanghihingi na to eh. No? Yung talagang, ano eh. Akala mo, bulgara na talaga to. Bulgara na mga patay gusto mo. So, sa mga mami ko, ingat-ingat kayo. No? Para hindi naman kayo maubusan ng budget. No? Baka naman kayo na yung away ng mga asawa niyo. So, yun. And John, thanks for watching for today's video. Sana marami kayong matutunan may napulot kayo na katuturan sa mga pinagsasabi ko. And siguro yung iba makaka-relate, lalo na yung mga mami ko na may mga ganitong kaibigan. Siyempre, lalo na kapag nasa bahay lang kayo, eh talaga na lang maghahanap kayo ng kausap. Mahirap na makausap yung sarili mo, di ba? Nababaliw ka na. And yun. Thanks for watching again. And kung may time kayo sa mga makakaano nito, share nyo lang yung mga video nito na malabas. And subscribe kayo sa channel ko. Malay nyo, makuha nyo itong 3D origami vase. So, ongoing na yung next design. Tingnan natin kung anong color yon or kung anong design niya. And then, may flower pen. Ongoing pa yung paggawa ko ng flower and yung lalagyanan. So, as you can see, may subscribe na kayo. So, this is a goal for 500 subscribers pa lang. So, hindi ko alam kung ilan na yung subscribers ko, pero malamang sa malamang yan, wala pang 30 yan yung subscribers ko. So, yun, keep on watching and stay connected sa aking channel. And sa mga susunod, baka hindi ko muna makasama si Baby Mot kasi magbabakasyon siya dun sa family ni Mami Cool. So, siguro yung pagmumukha ko na lang muna ang pagtsagaan niya. Kung magtsatsaga mo, right?
yan. So, thanks for watching again and see you sa mga susunod kong vlogs. So, please like, share, and subscribe. Bye!